Si Mary Colmenares, isang ordinaryong tao mula sa isang ordinaryong pamilya, probinsyano galing sa Visayas, abogado, human rights lawyer, nagle-lecture sa MCLE, at tatlong terminong kongresista ng bayan muna doon sa Kongreso, at naging senior deputy minority leader doon sa House of Representatives. Mary Colmenares! Ikalawang pagtakbo na niya ito sa Senado sa ilalim ng Makabayang Koalisyon ng Mamamayan o Makabayan. Natalo siya noong 2016 elections. Sa tatlong termino ko sa Kongreso, hindi man magpayaman dyan, yung election sa atin, malaking bagay ang pera. Pero ang marami ang nag-usap-usap at nagsabi na kailangan ng isang senador na magsusulong naman ng kakampi sa laban ng mamamayan. Nagtapos ng kursong economics si Colmenares sa San Beda College noong 1992. 1997 na magtapos siya ng Bachelor of Laws sa UP College of Law. Naging miyembro siya ng Student Catholic Action sa edad na 16. When I was 18 years old, I became the chairman of the Student Catholic Action in the Visayas. Ang demand lang namin noon, ibalik ang student council at school papers, which were banned during martial law. Hinuli ako, tinorture, 18 years old. Kinulong ako a total of 4 years. Wala man akong ginawang masama. Wala man akong pinatay, wala akong ninaka, wala akong sinaktan. 18 anyos ka, tutorturin ka ng gobyerno. Isang mainit na pagbati sa lahat na nakikipagkang sambayan ng Pilipino! Chairperson ng National Union of People's Lawyer o NUPL si Attorney Colmenares. Ang NUPL ay isang pambansang samahan ng mga abogado at legal workers na kumakatawan sa sektor ng mga magsasaka, manggagawa at mga kababaihan. Tatlong termino siya sa Kamara bilang kinatawan ng Bayan Muna Party List. It's a combination of laban sa korte at laban sa Kongreso at laban sa kalsada. Doon sa korte, when I was a congressman, I filed cases before the Supreme Court katulad ng tinutulan yung pinakamataas ng dagdag singil sa kuryente ng Meralco in 2013, Malampaya shutdown, at na-TRO po ito. Yun siguro isa sa pinakamalaki kong victory doon sa korte. Ilan sa batas sa isinulong niya ay ang Free Mobile Disaster Alerts Act. Isinulong din niya ang dagdag na 2,000 piso sa SSS pension ng senior citizens. Isa rin siya sa nagsulong sa Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012 na nagpaparusa sa sinumang mapapatunayang nasa likod ng enforced disappearances o pagdukot ng Estado sa mga taong di nito gusto. Siguro ang isa sa pinakamalaking achievement ko sa loob ng Kongreso, it was as a fiscalizer at a budget, kumbaga ang tawag nila minsan, budget interrogator, kasi misprioritized ang pondo at bilyon-bilyon ang nawawalda sa mga walang kakwenta-kwentang proyekto. So, yun ang naging trabaho ko doon, pag-expose ng pork barrel. Dadalhin daw niya sa Senado ang mga issue ng masa. Ang pagpababa ng presyo sa pamamagitan ng pagtanggal ng VAT sa kuryente, tubig at langis at pagbasura na sa excise tax ng train law. Secondly, pagtaas ng sahod at ng pensyon. Ang sahod sa Metro Manila is 537 pesos. Napakaliit niyan. Dapat dagdagan ang sahod. Ang batas na aming fina-file ay taasan ng pensyon. In fact, yung bill namin 5,000 piso kada buwan sa lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas, regular na trabaho, tanggalin na ang kontraktualisasyon. Nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte, binigyan niya ng posisyon sa gabinete ang ilan sa mga kinatawan ng makabayan. Narinig ko na sinabi niya, libreng pamamahagi ng lupa sa magsasaka. Nang sinabi niyang lalabanan ko ang kontraktualisasyon, medyo napatigil ako doon. Kung nangyari na nagkaroon ng pagpaniwala doon sa ilang pangako niya after he became president, totoo po yun. Ganun talaga ako eh. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Pero nadismaya raw ang mga progresibong grupo. Si President Duterte pala, wala rin siyang pinag-iba sa other trapo na nangangako pero napapako. So, disillusionment set in, and later on, syempre, nung nakita na talaga yung kanyang repressive streak na, and of course, yung mga policies niya that were anti-people, we have to, of course, condemn.
or oppose these policies. Sa mga nakaraang pahayag ni Pangulong Duterte, tinawag niyang mga komunista ang mga makakaliwang grupo. Bayan is a front of the Communist Party of the Philippines. Bakit pa tayo magdrama? Alam natin that KMU, Yan, Gabriela, they're all communist fronts or being used by the communists. Dahil ikaw ay nagbabati ko sa gobyerno, may nagrarally ka, ano ka, you know, it ranges from terrorista to komunista. Pero ang mga issues na yan ay issues yan ng marami. In fact, those are in the fulfillment of the social justice provisions in the Constitution. Nasa Constitution na dapat pamamahagi ang lupa sa mga magsasaka. Nasa Constitution na dapat ang mga manggagawa ay may karapatang sahod. Hindi raw komunista si Attorney Colmenares. Yan ang problem dito sa administrasyon. They attack people. I mean, you know, sasabihin sa'yo, gago ka, gunggong ka, kriminal ka. Pero the moment people criticize Malacanang, nagagalit. If you can dish it, you can take it sana. Sport lang, di ba? Limitado raw ang kaya niyang gastusin at ng Makabayan Koalisyon para sa kampanya. Sa kanyang 2016 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, 3.28 million pesos ang idiniklara niyang yaman. Pero ayon sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, umabot na sa halos 2.3 million pesos ang ginastos ni Attorney Colmenares sa print, TV at radio advertisements mula Enero 2018 hanggang Enero 2019. Galing daw ito sa mga donasyon. Kung ano mang pera na do-donate sa amin, hindi na yan mauubos sa iba pa. Doon na lang yun sa kailangan talagang gastusan. Of course, hindi namin kayang gastusan o magkompetensya sa TV ads o sa radio ads. We will do some small, you know, ads para kahit papano meron kang labas. Sa pinakahuling Pulse Asia survey nitong Enero, nasa rank 24 to 29 si Attorney Colmenares. Ang ibang kandidato, maraming pera, walang tao. Kami sa Makabayan, maraming tao, wala lang kaming pera. So yun ang yaman namin eh. Kasi marami kaming miyembrong dedicated and committed to the cause who will campaign day and night, 24/7, without pay because they believe in need. Karapat-dapat daw si Attorney Colmenares sa Senado. Si Neri Colmenares po, pwede ko kayong titigan sa mata at sabihin, lahat ng plataforma ko, ginawa ko na po yun. Ipinaglaban ko po yun nung ako'y nasa Kongreso.